Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito nga pala uli si King Caulfield at welcome uli sa aking channel. So sa mga nag-subscribe, salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo para maging updated kayo sa lahat ng latest videos na i-upload natin regarding dito sa ating munting tindahan. Since kung napapansin nyo, wala ako sa tindahan pero ang topic natin ay related pa rin sa ating tindahan. So, ano mong pag-uusapan natin sa araw na ito? So, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paano na-hack ang GCash gamit ang Facebook. Yan. So, syempre, sa mga hindi pa nakakalam, pwede pala mangyari yon. Yat yun ang tatalakayin natin ngayon kung paano nangyari ang ganong bagay. So, sabi ko nga, based on our experience, yung mga ganyan. So, yun ang ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nangyari yung na-hack yung GCash gamit ang Facebook and so on so forth. Yan. So, unang-una, syempre, GCash. So, sabi ko nga, dapat hindi ko na lang iyan ito eh. Kaso medyo na kaya. Sabi ko nga, syempre, based on experience, dapat natin ipaliwanag kung paano nangyari yon at sana maging aral to sa iba na itong tatalakayin natin to. So, paano nga ba nangyari yung na-hack yung GCash? Siyempre, ganito yun eh. So, una, may tumawag sa cellphone number ba nung ginagamit na GCash. So, may tumawag yung isang araw, last week, yan. So, yung tumawag na lalaki siya eh. Nagpakilala siya, taga GCash daw siya mismo. So, gumamit siya ng, let's say sabihin natin number, ordinary number, dapat pala, pag tumawag yata yung taga GCash o landline. Pero hindi ko alam eh. Basta tumawag siya gamit ang number. So, yung tumawag siya, edi syempre, sinagot ko naman. Sinagot ni Mrs. una. Ngayon, nakita ko may kausap si Mrs. Sabi ko, sino kausap mo? Sabi niya, taga GCash. Sabi niya, kausapin ko raw. Di kinausap ko ngayon. Di paliwanag siya. Sabi niya, sir, may problema daw. Sabi nung kausap ko, yung caller. Nagpakilala ng taga GCash. May problema daw sa amin. Sabi ko, ano bang problema? Sabi niya, pwede ka raw makasuhan yung sa sinasabi nilang ano, money laundering, yung parang ganoon. So, bakit naman ka ako? Bakit daw ganoon? Bakit daw? Tanong ko sa kanya. Ang sagot niya sa akin, kasi yung GCash nyo, dapat yan, nakarecord daw. O kumbaga, kami raw dapat ang maaktong dealer, hindi raw kami retailer. Kasi, yung GCash namin, kung papaliwanag ko sa inyo, kami kasi nagpapa-load doon sa dealer. Kumbaga kami, retailer. Napaliwanag ko na sa nakarang akong video. So, narecord doon nila sa GCash, doon sa tumawag sa akin sa main office, taga-Taguig daw siya eh. Taga-Taguig sa Manila. So, tumawag siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, sir, yung GCash nyo ay over the limit na. Sabi ko, paano naging over the limit? Yung ganyan. So, sabi niya, pasok na raw ako sa yung sinasabi niyan, ano, anti-money laundering, gano'n raw. So, sabi ko, bakit nagkaganoon? Eh, kako, nagpapaload lang na kami, nagbi-business. Kasi ang nangyayari daw, hindi daw talaga pa kami yung nasa pera outlet. Kumbaga, hindi daw talaga kami ang retailer, may dealer daw. Dapat raw, dealer na daw kami. Tapos sabi niya, niloloko raw kami ng mismong dealer. Sabi ko, paano niloloko? Kasi, excuse, sa bawat daw dealer, may nakukuha raw yung 10% na komisyon. Sabi ko, hindi ko maalam yun eh. Dapat raw, ang nangyari, yung 10% na komisyon ng galing sa dealer, binibigay raw sa amin sa retailer. Siyempre, uy, parang pera yun ah, usapong pera na. So, parang, sabi ko, bakit nagkaganoon? Paano hindi binibigay sa amin? Ang dami niyang sinabi. Ang dami sinabi ng caller na dapat daw sa amin makukuha. So, parang 10% na kabuuan ng cash in, cash out mo sa loob ng isang buwan, yun raw makukutatanggap mo. Halimbawa, nag-transa ka ng, let's say, magkano yung inabot na 1 month, buong 1 month, cash in, cash out. So, sa makatweet, kung nakapag-cash in, cash out ka na sa loob ng isang buwan, yung 10% na kabuuan kita nyo, tapat yun ang commission mo na napupunta raw sa dealer. Yun ang sabi niya, dapat na kami dealer na din. Kasi since na kami rin nagpapag-GCash, sabi ko, pwede, tama. Di ganyan, nagpaniwala ako. So, sabi niya, ganoon, ang daming sinabi ng caller. So, yung nagpapaliwanag na yung caller, ang sabi niya,
Yung GCash doon dapat na para doon sa dealer, mapunta rin sa amin. Siyempre, pag gano'n, naniwala ka na. Ngayon, ang ginawa niya, pina-open niya sa akin yung GCash ni Mrs. GCash namin na ginagamit dito sa tindahan ba. So, pag open namin ng GCash, di-open ko ngayon GCash. Ang sabi niya, dapat daw yung 10% daw mapupunta sa amin. Sabi ko, hindi ko kasi alam yan yung mga ganyan. Sabi ko sa kanyang ganoon. Ngayon, ang daming sinabi. Kesyo pumunta raw ako sa transaction, di punta naman ako. Ako naman si Ututo, punta naman sa transaction. So, pinaliwanag sa akin. Yan yung mga transaction nyo. Ganyan, ganyan. So, sabi niya, may dinemo pa siya sa akin. Sabi niya, sir, i-demo rin kita sa Baro. Kung paano ka makakapangutang dyan sa GCash. Sabi niya ganoon. Pumunta ako sa Baro. Tapos sabi niya, G-Gibbs. Tapos G-loans saka G-credit, magagamit daw yan. Siyempre, ako wala naman nung kaming knowledge sa ganyan eh. Ang alam ko lang, cash in, cash out sa kanyang mga pay bills. Sa mga ganito, di ko na iniintindi to. Sabi niya, pwede raw makapangutan ng ganyan. Ang dami niya sinabi. Tapos pamaya-maya, parang may binigay siya sa akin code o ano, na minag-text sa akin. Hindi minag-text sa akin. Sa number na yun. Ang ngayon, ano nangyari? Ibigay ko rin sa kanya yung MPEN, IN, OTP, parang gano'n. So, ako naman si Ang, malbasa naniwala na ako sa mga bulatas niya, ang dami niyang sinasabi, naibigay ko. Tapos, ito pa ngayon ang sabi niya, sir, yung sa ano mo, i-open mo yung Facebook mo. Tapos, i-like ko rin yung page ng GCash. So, in-open ko rin yung Facebook ni Mrs. na gamit. Kasi siya kasi nakakonnect doon sa GCash eh. Ngayon, pag open ko sa GCash, pag open ko sa Facebook ni Mrs., sabi niya, yung number sa GCash, i-encode ko rin doon sa Facebook. Yung ad number sa personal security, parang doon yata yun eh. So, ako naman, di punta tayo doon sa personal security sa Facebook. Ako naman naniwala. Excuse. Di pumunta ako doon sa settings. Pagdating sa settings ng Facebook, pumunta ako doon sa personal and account information pala. Tapos, contact info, mag-a-add ako ng phone number. Sabi niya, i-add ko ron yung phone number na gamit ko sa GCash doon sa Facebook. Siyempre, naniwala na ako sa sobrang dami niyang bulada, sa sobrang dami niyang sinasabi. Ang galing magsalita. Hindi ko isipin na ano, na mga hacker siya o hack o scammer. Kasi, yung details namin sa GCash, ultimo yung mga requirements na pinasa namin sa kanyang lahat-lahat ng related sa amin, sa address, sa birthday, lahat, sa transaction, magkano yung last in transaction, alam niya, kaya hindi mo rin mapaghihinalaan na hindi siya taga GCash. Kumbaga, taga office. Kaya yung mga sinabi niya, paniwalang paniwala kami na hindi ko naman naintindihan na sinisimulan niya na palang i-hack yung aming FB sa GCash same time. Ako naman to si Eng, in-encode ko yung number ni Mrs. Sabi niya sa akin, sir, may mag-send dyan na 3443. Yun rin yung receipt na password, parang ganoon. Hindi ko na nabasa, basta may nag-message sa akin na 3443, binigay ko sa inyo code, yung pala yung confirmation code para ma-reset yung Facebook password mo sa account. So, yung nabigay ko, hindi ko pa rin naisip na yun. Kasi, talagang ano eh, paniwalang-paniwala ako eh. Paniwalang-paniwala kami. Yung nabigay ko na, di parang ano na. Ang sabi niya sa akin pala, balik tayo doon sa GCash, yung pagkatapos ko may bigay ito. So, pagdating doon sa GCash, sabi niya may makukuha kami 10% na commission, yung sinasabi niya. Nagbigay siya ng certain amount, ang laki. So, sabi niya sa akin, sir, para makuha mo yung amount niyo, kailangan loadan mo yung GCash mo, magpa-cashing ka ng worth 5,500, at least 5,500, tapos ipasok mo sa, ewan ko, na-experience din kayo ng ganito ha, ipasok mo sa GCash, pera outlet, ay, sa GCash, may sinabi siya eh. San ba yun? Sa GSave, yata yun, sa GSave. Parang doon sa isang savings, sa wallet, yon ipasok ko na doon. Eh, luckily, yung time na yun, kaya hindi ako nakapag-load, sabi niya sa akin, magpapalood lang ro ako sa Villarica o sa Palawan. So, that time, hindi naman ako nakapag
palud kasi umuulan. Sabi niya, ano lang raw hanggang at least 12 before 12 o'clock ng tangali. Excuse. So, ako naman, hindi naman kami nakapagpalod kasi umuulan. Ang sabi ko sa kanya, pwede bang mamaya nga po hindi raw, kailangan umaga raw. So, parang, siyempre, naisip ko, hindi naman mawawala eh, kasi sa akin rin naman mapupunta eh, sa iloload ko lang eh. So, hindi ako nakapagpa-cash in. Kasi nga, naulan yung time na yon. So, sabi niya, magpa-cash in daw ako ng 5,500. Ipasok doon, tapos pag nakapagpa-cash in ako, sabihin ko sa kanya, ito pa pala isan, sabi ko rin yung Gmail. Lahat na lang. Actually, yung may Gmail yun doon sa GCash, may Gmail doon na kailangan. Alam niya rin yun, nakita niya rin yun, kasi nga kala ko nga taga GCash, hindi ko pa nababanggit yung GCash ko, alam niya na. So sabi niya sa akin, sir, once na makapagpa-load ka na ng GCash, 3 to 5 minutes, makukuha ko na rin yung commission. So, edi eto na ngayon. Hindi kami nakapagpa-load kasi nga muulan yun. So sabi niya sa akin, meron raw mag-i-email doon sa Gmail na gamit namin sa GCash, tapos meron raw maglalabas na parang link o password, i-click ko doon yun, tapos may sinabi siya sa akin password. Pagka ano raw, i-type ko raw yung password doon sa link. So luckily, hindi ako nakapagpa-load. Doon nakapagpa-load kasi nga muulan. So pagdating ng hapon, kinausap ako ni Mrs. Parang sabi niya, parang may mali. Sabi ko, anong mali? Bakit bibigay mo pa yung, bakit kailangan mo pa magpa-cash in ng 5-5 kung ibibigay naman yung commission para saan? So, syempre ako, uy, sabi ko, hindi ko pa siya pinaginalaan yung araw na yun eh. Doon kami naginalaan nung gabi na, si Mrs. na nagsabi sa akin. Tapos, parang may kakaiba na ngayon sa Facebook niya, napansin niya. So, ang ginawa ko, sige, ginto. Nung ilalagout ko yung Facebook niya, di ko na malagin yung password. Yung pala yung reset confirmation password na ako na ibigay sa kanya. Yung code na yun. Diba ang galing? Hindi ko mo mapag-iisipan eh. Kasi unang-una, ang dami niya sinabi. Ang galing niya magsalita. So yun pala, yung that time, nahack na si Facebook ko, Mrs. Nagamit namin sa GCash, na i-connect yung number. At the same time, baka nahack na rin yung GCash namin. So, ang ginawa na ngayon namin ni Mrs. dahil nga, confirm na hindi namin ma-repeat yung password sa Facebook kasi nga nag-iba. Ang ginawa namin, try namin recover kaso hindi na. Nagpatulong na ako sa tropa ko na IT. Talagang sabi niya sa akin, pre, malabo ng maano to kasi nag-iba na lahat eh. Na-clear na lahat ng data. So, ang pinaka-the best na lang ngayon, yung hacker, ang ginagawa ngayon, nag-hack siya ng GCash sa mga friend ni Mrs. sa Facebook. Ano siya, since na nagpapa-GCash nga kami, alam ng mga friend ni Mrs. sa Facebook. Ngayon, bago pa mangyari yon, buti na lang, yung gabing yon, nagsabi na kami na nahack na yung Facebook, nagpost na ako sa aking FB, sa lahat ng friend ni Mrs. na ganyan, nahack nga. Kaya kahit papano, yung hacker na nagsisend ng GCash, ay nanghihingi ng GCash sa mga friend ni Mrs. kahit papano, wala naman sana nagbigay. Hanggang sa mga oras na ito, walang nagbibigay. O meron yata, parang 200 pesos yata o gano'n. Parang meron yata isang nagbigay na 200 pesos. Dahil hindi niya alam. So nanghihingi ngayon yung hacker. Ngayon, ang hindi namin maano, ma-confirm kung talagang nahack yung GCash ni Mrs. Pero hindi na namin ginagamit kasi baka mamaya nahack na talaga ng tuluyan, hinihintay niya lang magkaroon ng laman sa kanya kunin. So, ang ginawa namin, nag-change na ako ng GCash si Mrs. Kaya, inireport na rin namin yung number gamit ng hacker. So, yun lang, ang lesson learned natin dito, huwag tayo masyado magpapadala sa mga hacker na pag may tumawag siya yun, nagsalita ng magagandang salita tungkol sa mga, kahit sabihin natin alam niya information, huwag tayo basta-basta maniniwala kasi sa akin kasi, naniwala talaga kami. Ang ko eh. Kasi, syempre, lahat ng information na nandun nakapalob, alam niya. Tapos sabi niya, sa GCash siya kinatabaho, syempre naniwala. Kasi yung mga requirements na binigay namin, alam niya. Kung anong ID, kung anong business permit, lahat alam niya. Kaya wala akong matatanggi na hindi, ano, kaya meron palang ganoon. Iba ng klaseng akin ngayon, hindi na sa mga pindot-pindot lang, tumatawag na rin. Nagpapakilala na. So, yun.
pati yung GCash, pati yung Facebook, na-hack din ng tuluyan. Kaya ngayon, yung hacker, nangihingi siya ng GCash gamit ang Facebook ni Mrs. na alam naman ng lahat na nagpapag-GCash si Mrs. kami dito sa tindahan. So, yun. Kaya, lesson learned, huwag basta-basta maniniwala. Pag may tumawag sa inyo na ganyan, na nangihingi na ng information about sa inyo, i-cancel mo ng tawag. Basta huwag masyado magtitiwala kung di mo rin lang kilala. Yun lang. Yun ang masasabi ko. Kasi based sa aking experience, yun ang natutunan namin. Yun ang nalaman namin. So, kaya kung sino man sa inyo na naka-experience na katulad sa amin, na may tumawag, na kayo taga GCash, tapos nanghihingi ng number, na ikukonek sa Facebook, para mahiyak, mag-reset ng password, magbibigay ng OTP, wag na. Please na, wag nyo nang gawin, para wag nang dumami pang maluloko nito. Kasi, sa totoo lang, kung walang magpapaloko, walang maluloko, pero syempre, ang galing eh. Hindi mo rin naisipin na ganoon. So, yun lang. Sana may natutunan kayo na huwag kayo basa-basa magbibigay ng informasyon tungkol sa mga hacker na yan. Kahit nasabi mo doon sila nagtatrabaho mismo sa GCash. Kasi kung doon na sila nagtatrabaho mismo sa GCash, ba't pa mangingi ng another information? Yun lang. Yun lang natutunan. So, ganoon din sa Facebook. Yan. Huwag doon basa-basa magbibigay. So, sana may natutunan kayo sa munting tips regarding dito sa na-hack ang GCash gamit ang Facebook at nanghingi pa ng GCash gamit din ang Facebook. Yan. So hanggang sa muli, guys, ito nga pala si King Copfield. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa lahat ng latest videos na i-upload natin regarding dito sa ating munting tindahan. So hanggang sa muli, paalam!